At hindi pa man nagdedeklara kung siya ay kakandidato nga sa eleksyon 2016, nausisa na po si Senadora Grace Poe. Paano siya tutugon sa ganito? Sakaling mahatulan si Vice Presidente Jojo Barbina na guilty sa mga kinakaharap niyang kaso, narito ang sagot ng Senadora sa pagtutok ni Jam Sisante. Hindi pa siya nagdedeklara ng intensyong tumakbo sa 2016. Pero ang tanong kay Senadora Grace Poe sa event ng Rotary Club of Manila kanina ukol sa mga balak niyang gawin sakaling mahalal siyang Pangulo. Isa sa mga tanong sa kanya, ipapakulong o bibigyan pa niya ng pardon si Vice President Jojo Marbinay na nahaharap ngayon sa mga alegasyon ng katiwalian. Sabi ni Poe, susundin niya anuman ang magiging hatol ng korte. Pero sakaling mapatunayang may sala si Binay, any president in office after this president who pardons them will lose his or her legitimacy. I don't think people will be confident in that administration if he wins and he actually assumes office and he pardons the others. I think that he will start from the wrong foot and I don't think that administration will last. Nanindigan din si Poe na may nakitang batayan ng Senado upang irekomenda ang pagkakaso ng plunder laban kay Binay at iba pa kaugnay ng overpricing di umano ng Makati City Hall Building 2. Tila sarado na rin ang pinto ni Poe sa posibilidad na magtambalan sila sa 2016. I don't want to sound arrogant or conceited, but the point is, with regards to partnering up with somebody, you should have full confidence. It was clear in 2013 when tinakwil na nila kami. Hindi naman, what I'm saying is that, sir, friendships are important, family is important, but once you become an elected public official, your first and foremost obligation and loyalty should be to the people. Kinausap ni Pangulong Noynoy Aquino si Poe kahapon ukol sa posibleng transition at pagpapatuloy daw sa tuwid na daan. Bagamat wala raw posisyong inalok, pinaghahanda raw siya ng Pangulo. Sabi ni Poe, pareho naman sila ni Pinoy na mga hangarin para sa bayan. Pero hindi pa raw siya kumbinsido sa ngayon na tumakbo sa 2016 sa ilalim ng Liberal Party, mapa sa pagkapangulo man o sa pagkabisa presidente. I have great trust and confidence in our president as a person. I know and I've been open about it, that I respectfully sometimes disagree with certain things that are being done. After all, the tuwid na daan is not just being traveled by the president alone. There are others behind him and sometimes they go off course. Pero hindi pa man nagdedeklara si Poe, si dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras, handang maghain ng disqualification case laban kay Poe sa oras na mag-anunsyo ito ng kanyang kandidatura. Kine-question kasi ni Paras ang residency requirement ni Poe. She only renounced it in 2010 kasi napasok siya as MTRCB. You have to be a Filipino and you have to renounce that. Ibang-iba si Grace sa tatay niya. This is my personal view. She's very ambitious. Handa naman daw si Poe na depensahan ng sarili sa korte. Nauna nang giniit ni Poe na pasok siya sa residency at citizenship requirements ng saligang batas para sa mga kandidato sa pagkapangulo at vice-presidente. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.